Tapos ay pinagdiriwang ngayong araw ang anibersaryo ng kaarawan ni God Jose Rizal. At kung nabubuhay pa ang pambansang bayani, anong mga pagkain kaya ang gusto niyang ihanda? Ang mga paboritong pagkain ni Rizal sa balitang hatin ni Juan Aquino. Ngayong araw ang 153rd kaarawan ni God Jose Rizal. Kung nabubuhay pa si Pepe ngayon, ano kaya ang kanyang ipapahandang mga pagkain? Hindi siguro mawawala sa menu ang mainit na tinola. Bukod sa masarap, kabilang ang tinola sa mga nabanggit na pagkain sa nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Ang bahagi ng kwento sa Noli Me Tangere kung saan tampok ang pagkain ito, sumasalamin daw sa politika at pagkakaiba-iba ng estado ng mga tao sa lipunan noong panahon ng Kastila. It is actually dun sa welcome dinner ni Kapitan Tiago kung saan inimbitahan niya si Crisostomo Ibarra na bagong dating lang noon. Kasama na doon yung mga fraile, kasama si Padre Damaso. So doon pa lang makikita mo na yung tinola, mayroon siyang parang class. Kasi nung napunta kay Padre Damaso yung lieg, nagalit siya na dapat hindi mapunta sa kanya dahil siya ay nakalagay siya sa mataas na antas eh. Kung nabubuhay pa si Rizal, malamang ay ipahanda rin niya sa kanyang kaarawan ng tuyo at ginisang munggo. Ito raw kasi ang madalas niyang kainin nung nakapit siya sa dapitan. Para naman sa panghimagas, tiyak ang tostadong pastillas, yema at empanada na inihanda sa kanya sa Malolos, Bulacan, ang kanyang hahanap-hanapin. Na ang ating mga bayani ay mga ordinaryong tao at ang kanilang kinakain ay ating kinakain. So hindi malayo na tayo ay pwede rin maging bayani in our own advocacies, in our own rights, na hindi sila kumakain ng magic para maging bayani. Anybody can be a bayani basta ang puso mo ay bukal. Juan Aquino, GMA News.